じゃ。ですね。What up, everybody? No, Poliuso DB again at your service. So, may bagong content tayo. Say hi ka muna, Bobo. Hi. So, luluto siya dito. Yun. Kain. At saka, oi, Ja. Ja. Natay bagong vlog, ha? Ha? Mag-vlog na ron. Nakukulang ko. Oh, i-appeal ka na ako sa ron. Balang. Lahat ng sasabihin mo nakikita sa camera, i-upload natin sa YouTube. Inagma-famous ka po. Oh my God! Wow! Ma-famous si Paul. Buti kay Kugnang, di ba? Dapat gapa ko! So, kakain muna tayo, no? Para magbablog na. And I'm gonna put sa little makeup. Na di siya pwede, girl. Oh my God! Stress ko! Yan talaga pag feeling gapa, no? Feeling maganda. Anyway. So, kain muna tayo. Tapos, vlog na. 6.5 hours later. Hi guys! Ready to go? Yo, what up, everybody? It's your boy. Ako. Anyway, yo, what up everybody? It's your boy, Police and TV again at your service. So for today, may bago tayong content. At before that one, pakikilala ko muna sa inyo uli yung mga kasama ko sa vlog ko. Kasi wala na naman si Uncle Antonio. Natutulog quarantine. Na yung matanda. Quarantine, guys. Anyway, Ja Rose. Guys, mamawi ko kasi. Ba't ikaw na ako tumiagi sa karon? Nga, Si Sito. Carol. Then, Mada Olive. Mada Bella. Alright. So, ngayon, may bago tayong content. May bago tayong video ang gagawin. Ang gagawin natin ngayon is yung nakita ko kay Kong, yung title ay sulat. Parod mo na ba yun, boy? Si sulat ni Inay at Itay. Naparod mo na yun? Yeah, ano ba yun? Ha? Sulat na. So, hindi na rin matandaan ni Junjun, no? hindi mo rin matandaan? Ano ba yun? Woo! This is gonna be fun, boy! Ewan ko lang kung nakita na nila yung video na yon, but ang video yung ipapakita is parang reaction video sa ginawa ni Kong. Kasi yon is, makaka-relate ako, for sure makaka-relate din sila, you know? Really? Ewan ko lang ako nakita nila, but for sure hindi pa. Anyway, without... Hindi, putang ina. Hindi, walang horror. Basta, reaction video lang ito na gagawin natin. And one by one. Una, let's say, una sa horror. Basta, one by one. Papakita namin sa inyo. Anyway, without further ado, let's do this, baby. Thank you.
manager ko kayo. Yun. So, tapos na nga, no? Pasensya, medyo mataas kasi 4 minutes and a half yata yung video. Or almost 4 and a half minutes. 4 and a half minutes. So, yun. Nakita na nyo naman na ito, bug tick. Aliwan ko ano yung bug tick. Basta yun, hindi umiyak. Ito, hindi rin umiyak, pero munti ka, no? Sabi niya pagkatapos. Ako... Not my fault, Paul. It's your phone's fault. Pinipigilan ko lang talaga. Not because my video is... di ko lang gustong umiyak. Pero deep inside, umiiyak po ako. Ito, paano talagang umiiyak. Paano nga yan? Deep inside umiiyak? Huwag na, putang yun. Yun, ito, kitang-kita naman na umiiyak talaga sa harap ng camera. Kita niya naman, di ba? Hindi mapigilan eh, kasi talagang... Relatable. Talagang nanonood sa, ano eh, diretso sa putoy. Yung, ano eh, so... Yun, na-relate ko. Oh, para na-upi ako, guys. Based on reality naman talaga yun. Oo, oh, no. Actually, nung nakita ko ang video nito kay Kong, Kong TV yun eh, kay Boy Payaman, nang nakita ko, sabi ko, parang relatable sa akin. Ewan ko lang nila. Pero for sure, ito. Kasi relatable maya sa lahat. Oo, oh, for sure. Lalo na kami, wala kami sa Pilipinas. Sobrang layo namin sa pamilya namin. So, yeah, parang hindi lang sa inay, hindi lang sa itay, hindi lang sa kapatid, kundi sa buong pamilya, sa great grandmother mo, father mo, sa mga pamilya mo talaga. Kaya naisipan kong gawin to is para na lang din mag-share kami ng aming hinaing or mag-share kami ng aming sa loobin. Mag-share lang kami ng thoughts kung ano ba talaga, kung gaano kahirap, lalo na kami na malayo. Tapos nakita pa namin yun, ginawa pa namin yun, kaya sobrang emotional. Attached talaga ako, talagang, kasi naman, matagal na ako, siguro hindi na ako baguhan sa experience. Talagang na-relate ko, tsaka mas nakakamiss talaga pag, ano, pag nandyan sa inyo lahat ng mga pamilya nyo. I-treasure nyo yan, mahalin nyo. Oh. Tapos, yung mga moments, i-treasure nyo lahat. Kasi, pag nasa malayo kayo, wala kayong nanay, wala kayong tatay, wala kayong kapatid. Kayo lang. Kayo lang talaga. I mean, wala kayong matatawagan. If magkakasakit kayo, walang mag-take good care sa inyo, kundi kayo lang. Oo. Tapos, buti nilang kami dito. Yun, ang palagi namin iniisip. Bawal magkasakit, mahal ang sabon. Mahirap. Mahal ang walang gamot. Health insurance. Walang health insurance. Mahal. Kung meron, mahal. Pero, kaya kayo nandyan sa Pilipinas, kung kayo nandyan sa mga minamahal nyo, mga pamilya nyo, Treasure it. Magpasalamat kayo kasi mahirap na malayo sa pamilya. Lalo na kung wala na talaga. Yan ang sobrang hirap. Mas mahirap. Pinapamahirap. Of course. So, John Rose, ba't hindi ka umiyak? Before kang magsalita, hindi naman sa tinanong ko siya in a rude way. Kasi iba't iba kasi emotional, yung emotion experience or emotion, I yung mean, feeling ng tao eh. On my side kasi. Oo, yun. Kaya, sige. Lumaki ako sa lolo at lola ko. Tapos, nakita kong paano i-take care yung lolo at lola ko, ng mami ko, ganon. And then, what it says there, na-fulfill talaga yun lahat ng mami ko. Tapos yung mga cousins ko, kami lahat, kumutulong how to take care of my lola at lolo. So, parang fulfillment sa akin yun na, di ba, yung ibang tao na dapat dito gawin mo sa akin. Pero in my side of my family, I mean, nung need sila ng lola at lola ko, I mean, they do it in a not in perfect way, pero na-provide nila kung anong pangangailangan nila ng mga edad na gano'n. Kasi sobrang tanda na talaga ng lola at lola ko. Tapos, I grew up with them. So, Nakita mo pala nakita paano how to take inalagaan yung ng mama at papa mo yung... Oo, so, parang give back lang talaga. So, yung ano, di ba yung video is yung biga parang paano ka inalagaan nung bata ka pa. Tapos, kapag sila na yung matanda na sila... Oo, sana alagaan. Oo, ganon. So, yun na kasi nakita ko. Yun kasi namulat ako doon. Tigot-tigot lang. Oo. So, natouch ako. Pero, yung bang...
natouch ako, ako kasi na-miss ko yung grandparents ko, ganun. Pero I'm happy kasi kahit wala na sila, I know they love me and my family, all of my family love them too and miss them. So, ganun. So, ikaw, Carol. Ganun talaga. Di, kung ano lang masasabi mo kung like tungkol sa video, umiyak ka man o hindi. Kasi iba't iba kasi yung mga feelings na isang tao eh. Hindi naman sa hindi ka umiyak so hindi ka na-touch, hindi mo mahal pamilya mo, hindi naman sa ganun. Pinipigilan. Minsan pinipigilan. Sa akin, sa sarili ko, pinipigilan ko lang. Kasi yun ang may, number one, may camera. Para sa akin, ako conscious ako. Pero yun, ikaw, ano masasabi mo? Yun nga, tayo lang naman kasi mga anak ang mag-aalaga sa ating mga magulang. So, habang nandyan pa sila, habang nandito pa sila sa mundo, sulitin na natin ang oras habang nandito pa sila. Pero kung mahirap kasi eh, kasi malayo ako sa family ko, tapos sa cellphone lang nagko-communicate, so mahirap kasi pag meron ka din interrupt ko lang ha, sa meron din kasi ibang tao na sinasabi okay na niya yung LDR, let's just say from Cebu yung pamilya niya nasa Manila ba or sa ibang lugar ng Pilipinas, sabi hindi naman ganoon kahirap. Oh, syempre nasa isang lugar lang kayo, isang country lang kayo, Pilipinas. Pero pag yung malayo na talaga na hindi ka makaka-uwi agad-agad, like as in right now, yan ang pinakamahirap eh. Kasi let's just say, for example, may nakasakit sa pamilya mo or may nagka-problema, may emergency, hindi ka makaka-uwi agad-agad. Hindi ka makaka-uwi at today or tomorrow or the next day, mahirap. Number one, ticket. Number two, pera. Number three, like kung uuwi ka, may pera ka bang madadala? Diba? Okay. Instead na yung igagastos mong pera na ipadala ay naibayad sa ticket mo pa uwi, padala mo na lang. Yan kasi yung ibang mindset. Number one, hindi po kasi ganun kasimple magtrabaho sa ibang bansa. Yan po ang number one. At saka na, isip ko lang din po ang vlog na to, at least, yun, sabi ko kanina, makashare kami ng aming mga saloobin tungkol sa mga ganito. Kasi yun, ang generation kasi ngayon, iba na. At least, yung ibang generation, matauhan din, di ba? Hindi lang puro bulakbol. Yun. Maswerte din yung ibang mga anak, nakapiling nila ang mga magulang nila, yung family nila. Kasi sa amin, nandito nga, nakakapagpadala naman kami ng pera, pero malayo naman kami sa isa't isa. Oo. Yun. Yeah, mas mahirap ay doon yung bang pipiliin mo ba yung career mo o yung bang makapiliin family. Kaya swerte yung ibang mga tao na hindi na kailangan mag-abroad, hindi na kailangan sobrang swerte talaga mag-overseas. Kasi yun nga, number one, it's either may trabaho sila or may family business or may magagandang trabaho na may sweldong maganda. Yan, masaswerteng tao yan. Kami, matatawag niyong maswerte kasi nga nasa Amerika. Nandito kami. Pero yung team lang ng Amerika. Yun nga maganda kasi nasa labas, may dolyares. Yung rate ng dollars. Pero kung tutusin, pag nandito ka na, maganda lang sa una. Pero every day is a struggle, guys. Every day is a struggle. Grabe. Mamimiss mo pamilya mo. Yun. Yun bang magkakasakit ka pero wala kang mama na tatawagin. Tapos sasabihin mo. Minsan, di mo pa pwedeng sabihin. Baka mag-alala. Paano ba sila dun sa Pinas, di ba? Mag-alala. Sila yung magkasakit. Alam na natin. Mama, papa natin. Or kaya lola. Kung sino yung mag-alala. Diba before, stress mo sila. Stress ko. Yun. Sabi ko sa video, actually, nung una ko itong nakita, nasa trabaho ako, naka-break, kumakain. Nung napanood ko, nasa doon, umiyak ako. Hindi ko lang pinarata, at ang maganda doon is ako lang mag-isa nung time na yon, kasi naka-break lahat. Naka-break din ako, so kumakain. Pero yun nga, habang kumakain, nawala yung gana ko. Kasi yun, napaiyak ako sa video na yun. Kaya doon, pag-isipan kong gawin ito. Masasabi ko lang talaga is, kung malayo ka man o dyan, malapit sa pamilya mo, sa mama at papa mo, alam naman natin, hindi na sila bata.
matanda na sila, we have to take good care sa kanila. Kung anong gusto nila, bigay natin. Let's just say, yung sabi sa video, magkipagkwentuhan ka. Kasi nung bata ka, yung pinakita rin sa video, magkipagkwentuhan ka ng mga puro kagaguhan, di ba? At least, give back ka naman. Kasi kung ilalagay mo ang sarili mo into someone else's shoe na matanda, mostly yung parents mo, is mahirap, di ba? Kung tutusin, kung ikaw yung matanda, sino ba mag-aalaga sa'yo? Hindi naman pwede ibang tao. Yung anak mo lang naman, di ba? Kaya, ang sa amin lang is, you have to take good care of your parents while they're still here. Kasi, yung, hindi natin alam, baka later from now, tomorrow, the next 2 days, o ilang araw, ngayon, baka kunin na sila, hindi natin alam yung buhay. Kaya, yun nga, knock on wood. Knock on wood. Yun nga ang sinasabi natin is, mahalin mo sila, ibigay mo kung anong gusto nila. Pasalamat. Pasalamat ka rin. At saka, panalangin din sa Panginoon, respeto, yan. Malaking word yan. Big word. Malaking word. Malaking word. Cut na tayo. So, dito na namin tatapusin yung parang maalaala o kaya magpakailanman sa na-vlog na ito. Sana'y nagustuhan nyo at sana'y nagbigay at least maliit na or malaking pag-aral or thoughts or ano man yan sa inyo. So, signing out once again, Olive, Carol, and then John Rose, yeah, and me, myself, and I, Paul Houston TV, signing out. Peace, everybody. World peace. Take it easy. Love your parents. Peace. Love everybody. Peace. Bye-bye. I love myself. Bye.